Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayong video na to ay sasabihin ko sa inyo kung paano kami nakarating dito sa Canada. And then, gusto ba ninyong malaman kung paano kami nakarating dito sa Canada? So, kung gusto ninyong malaman, samahan mo ako hanggang sa katapusan ng video to para makabigay din ako sa inyo ng idea kung paano kami nakarating dito, na kung tutuusin ay wala namang gaanong gastos. Ang puhunan lang namin dito ay sipag, tiyaga, at saka syempre diskarte sa buhay. So, sana makabigay sa inyo to ng magandang idea. So, ngayon umpisahan ko na. Saan ba ako mag-uumpisa? Kami, nakuha kami ng aking husband for family sponsor. So, yung una-una kong ibibigay na tip kung paano siya nakapunta dito. Way back 2014, ay nag-apply siya for butchering dito sa Canada. So, ngayon, ang kanyang una ginawa namin, sinabihan ko siya na kumuha siya ng butcher sa TESDA para makakuha siya ng certificate para siya ng TESDA NC2 na certificate. So ngayon, after noon, nung nakakuha na siya, ay nag-training siya sa slaughterhouse para makakuha rin siya ng certificate, kasi yun ang number one na requirements para mag-apply siya sa butchering. So ngayon ang ginawa niya, nag-apply siya sa agency kung saan legit naman tong agency na to, at saka napakaganda kasi tong agency na to, ay tong company na dito sa Canada ay nakatie up siya dun sa agency na yon. So yung agency na yon ay sa Makati na locate. So ituturo ko rin sa inyo kung saan banda naka-locate. So sa description below ko, doon ko ibibigay yung address niya. So yung agency na yun ay ISO, International Staffing Organization. So shout out sa taga ISO na siya ang tumulong sa amin, siya ang nagiging daan kung bakit kami nakapunta dito sa Canada. So dalawa kasing agency ang nakatie up doon sa Philippines. So ngayon ang ibibigay ko sa inyo ay isang agency pa na sa Magsaysay. Sa Magsaysay ay doon naman siya naka-address sa may Manila, sa may UN Avenue at UN Avenue. So kayo na lang mag-google kasi Magsaysay at saka sa ISO. Yan. Ngayon, yun. Way back sa kung saan yung asawa ko nag-start. So ngayon, yung ginawa niya, nag-apply siya. Guys, kung willing kayong mag-apply, ito na lang maibigay kong tip sa inyo. Kailangan perseverance kasi medyo matagal din ang pagpo-process ng papel kasi sa kanya, it takes 2 years, pero hindi kami sumuko kasi yun talagang buhay na dapat magiging proseguido ka. Perseverance, tsaka kung ano man ang mga hindrance, kailangan matatakal mo yon. Kasi pag once na nag-start ka, tsaka umurong ka, di wala rin mangyayari, di ba? So, ngayon, ang year 2014, nag-apply siya. And then, that time, may bagong patakaran yung Canada na dapat lahat ng skilled worker kailangan makakuha sila ng IELTS. So, 2015, honestly, hindi siya nung nag-take siya ng IELTS, siguro mo almost
6 times. I don't think so kung 6 times siya nakakuha. Pero that time, hindi siya nakapasa. So, kailangan, pag hindi ka kasi nakapasa that time, pag natapos na yung kontrata mo, pauuwiin ka sa Philippines. Nag-try naman siya, kaso lang, unfortunately, hindi siya nakapasa. Then, kaya nakauwi siya sa Philippines. So, doon kami, doon kami inano ng tadhana kung tinest kung saan talaga ang aming kakayahan, kung saan talaga yung aming pagsasama, yung lahat ng hardship noong time na yun ay inano namin, pero hindi namin ininda, still pa rin na yung dream namin na gusto namin, gusto niyang makarating uli, ay sige pa rin kaming nag-strive pa rin kami. Nag-try kami para pwede pa siya. Kasi that time is, age niya is, kumbaga sa age limit, ano na siya, naka-cut off na siya. Kaso lang, that time, nag-try kasi uli siya. So sabi, nawala na siya ng pag-asa syempre. Kasi that time, kukuha pa rin siya ng IELTS dun sa Philippines. Syempre, napakahirap din naman talaga pag pasahin mo yung IELTS pag katulad niya na hindi ka naman masyadong matalino sa ganyang mga categories na binibigay ng IELTS, kasi ang alam ko apat na categories yung kailangan papasahin mo, tong apat na to pag once na hindi mo napasa yung isa, talagang hindi mo mapapasahan lahat. So ngayon nag-try siya, nag-take uli siya, siyempre umuwi siya sa Philippines, nag-start pa rin kami sa from the very beginning. Marami kaming pinagdaanan na hardship, kaso hindi kami tumigil. So ngayon, ang ginawa niya ay nag-retry uli siya mag-apply. So ang ginawa niya, nag-reapply siya, and then luckily nung time na siya may interview, dumating yung employer doon sa ISO. So that time sinalang siya sa ISO, tapos nakita siya ng kanyang employer, at luckily at saka blessed naman, nakilala pa siya ng kanyang employer. So in-interview siya uli, and then binigyan siya pa rin ng chance na makapasa, na makabalik dito. So, ngayon, di nakapasa siya. Pero, nung nakapasa that time, matagal pa bago mag-process yung kanyang papers. Siguro, it almost 1 year pa. 1 year pa ata. So, syempre, kung gusto mo talaga yung isang bagay, maging matatag ka, lahat ng mga pagsubok, madadaanan mo yun. Kasi, yun yung sandata na kung gusto mo talaga yung isang bagay na tutuparin, anhin mo siya, i-grab mo siya. That time kasi ako lang din ang nag-work. So ngayon, kailangan maging maging matatag, at saka kailangan kung ano ang mga bagay-bagay financially, kailangan ma-handle namin yun, kasi syempre may mga anak kami. Pero hindi yun nakahadlang sa amin, kasi andun pa rin yung perseverance na tinatawag. So that time tinawagan siya na ready na yung papers niya. So at last naging okay na, tsaka sinet na yung kanyang papers, na aayusin na. Siguro ang masasabi ko sa inyo, yung gastos niya is only sa medical lang. Tapos refundable pa yon, i-refund pa yon ng employer. Ito lang ang bibigay kong tip sa inyo. Pag once na nag-apply kayo sa Canada or sa British country, ito lang masasabi ko sa inyo, wag na wag kayong magbitiw ng pera, kasi pag once na nagbitiw kayo, automatic yon, ano yon, scam yon. Ito kasi kung talagang ano talaga yung kumpanya, legit, hindi sila nanghihingi ng pera.
Pero siguro naghihingi sila ng katulad niyan mga na, ang natandaan ko ay yung kanyang medical, pero ni refund yun bago siya umalis. So syempre, at least may ano siya, may pang pocket money. Pero yung mga pamasahe, lahat ng gastos sa ano yun, sa company yun dito sa Canada, company ng Canada. So ngayon guys, ang ito lang masasabi ko sa inyo, inuulit-ulit ko, pag once na nag-apply kayo, talagang pursigido kayong maano nyo, pursigido kayo sa isang bagay na lahat ng pagsubok i-ano na nyo, kasi yun yung aming mga secret kung bakit kami nag-prosper, bakit kami naging matagumpay sa ano namin, sa pag-a-apply namin dito. So then after that, syempre pagdating niya dito, nag-apply uli siya sa after 2 years, pinrasis niya rin yung aming papers sa tulong din ng kanyang kumpanya para makuha kami ng para makuha yung family. Pero syempre kanya yung expense na yung ano lang, yung guidance lang, yung mga procedures, nag-aano siya sa kumpanya kung ano ang mga next step, ganito. Ginaguide naman siya. So So ngayon, na-request niyong aming medical. After nung nag-medical kami, waiting pa rin. Ito pa pala guys yung nangyari. Kasi ang daming ano, daming balakid bago kami makarating dito. So okay na yung medical namin. Kaso lang na ano kami ng COVID. So ngayon, nag-stop yung processing ng papers namin. So nag-back to zero uli kasi na-lapse yung aming medical. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa kasi alam ko okay na yung asawa ko kasi nakapasa na siya ng IELTS. Kasi nag-retake uli siya dito eh. Kasi nung kumuha siya doon sa Philippines, syempre 2 years lang ang IELTS. So pagdating niya dito, nalaps uli yung kanyang IELTS. And luckily, napasahan naman niya. Kaya naging ano siya, nag-apply siya ng provincial nominee. Provincial nominee muna. So ngayon, nag-provincial nominee siya. And then after that, after provincial nominee, mag-a-apply uli siya ng permanent resident sa tulong ng kanyang kumpanya. So ngayon nag-apply na siya. Yun, after 6 months, 8 months, nirequest kami for medical. So nung nag-medical kami, dami naming mga pagsubok talaga guys. Nung nag-medical kami, yun, nag-restart kami uli kasi na-lapse yun kasi gawa ng COVID. Back to zero kami. Tapos nung after nung nag-ano na yung restriction ng Canada, na nag-ano uli ng mga processing ng papers, yun, na-email uli kami na pwede na kaming mag-medical. So syempre nagpe-pray kami na sana maging okay na. So nag-medical kami siguro mga May. So nag-wait kami ng May, and then yung papers na I think February kami nag-medical, and then April pala. Sorry. April kami nag-medical, and then April, May, June, nag-ukay ng aming papers na aayusin na, ganito. So inayos namin yun sa Philippines. Nung nag-send na ng letter yung IRCC, inayos ko uli yung papers namin sa doon sa Philippines para ayusin namin yung ang aming visa. So after 1 month, naging okay na yung aming visa, and then pag after noon, naging okay na yung aming visa. So ready to ka-flight na kami.
kahit may COVID, at least naging okay na kami. Siguro ang masasabi ko lang sa itong scenario na to, tiwala lang kay God, huwag mawala ng pag-asa, kahit anong hirap, basta matyaga ka at saka pursigido, ibibigay talaga yun ng Panginoon sa'yo. Kasi si God naman siguro ay nagsasabi sa'yo na tinitest ka lang ni God eh kung paano mo siya i-handle. Kasi kung hindi mo siya i-handle this time, how much more pag naka-jump in ka na sa bago mong countrying pupuntahan? Parang tinitest ka lang niya kung paano mo siya i-handle. Paano mo siya, parang minumold ka siya bilang ikaw, bilang tao, bilang kung sino ka, para pagdating naman ng sa next ng life mo, kaya mo na yung mga problema. So ngayon guys, yun lang may isi-share ko. Kami, andito na kami, sama-sama na kami ng aking asawa, and then happy na, although na maraming adjustment, pero carry to. Marami kaming napagdaanan ng mga trials, kaya siguro maging ready na rin ako kung paano ko siya i-handle. So ngayon guys, maraming salamat sa pagwa-watch, and then sana nakatulong to sa inyo sa mga hint. So ngayon guys, ilalagay ko yung description box kung anong agency yung ginamit namin, at saka yung lahat ng tips ko. Kung may mga katanungan kayo, mag-leave lang kayo ng message, and then babalikan ko at sasagutin ko. So maraming salamat guys sa pag-watch. Good night.